Do you know what your shirt is made of? Oh, girlfriend material? Ah! Alang iiyak ko, magugugot tayo tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig, ang sakit niyan. Hindi dapat masakit ang pag-ibig. Okay, ito yung hugot of the day. Ariana's hugot of the day. Guys, I'm gonna tell you this now. And I know you don't want to hear it. Pero this is the truth. Love is not supposed to hurt. Hindi dapat masakit ang pag-ibig. Ang daming nire-romanticize nila yung fighting, yung, you know, yung pagiging masakit ng pag-ibig. Hindi dapat ganon. Yung idea ng love, I think, is so simple. Love should feel easy. Diba? Kung nasa-stress ka sa pag-ibig, kung nafe-feel mo one-sided ang pag-ibig, kung nafe-feel mo na hindi ka love ng partner mo, kung feel mo na hindi sapat yung pag-ibig nila para sa'yo, o kung feeling mo na parang di mo na kaya, umalis ka na lang dyan. A lot of people say na, you know, you should try hard and hard until you can make it work. Pero I believe na when it comes to love, hindi kailangan mahirap. Dapat maging madali lang ang pag-ibig. And that's how it's always felt with everybody that I've liked, yung mga ex ko. Parang hindi ako nag-e-effort sa pag-ibig. Parang naging natural lang siya. Minsan, you know, there are kinds of love na you really have to nurture, you have to make it grow. Pero minsan, if you're not growing anymore, umalis ka na lang dyan, guys, diba? Diba yung mga halaman, minsan namamatay sila pag nag-overwater. Sometimes too much can be the one thing that kills you. So yun lang. Huwag kayong umiyak. Like yung first relationship ko felt so effortless. Parang, can you imagine the whole 1 year na naging kami? Okay, 3 years kami friends. Pero the 1 year na naging kami, like boyfriend, girlfriend, never kami nag-fight. Can you imagine? Never kami nag-fight about anything. Baka meron kaming mga agreements, disagreements, pero never kami nag-fight. Okay? Like, di kami nag-away ever. Until the end. Of course. Kasi na, feeling ko, napaka-effortless talaga. I felt na siya talaga yung best friend ko na kaya kong sabihin na kahit ano yung fine-feel ko at gusto kong sabihin sa kanya. Yung, if you feel scared to tell your partner something, may mali. Dapat partner mo yun. Sabihin mo yung mahirap kasi pag dumating na yung time na sa mga big problems at hindi mo nang kayang sabihin sa kanila yung small problems, paano pa yung big, diba? Diba? Hindi lang feeling ang love. Minsan, yes, makikita mo yung mukha nila, yung boses nila, yung sinasabi nila, but same ba yung words nila sa actions nila? You know, I think sometimes when you meet someone for the first time, alam mo na agad. In a sense na hindi lang one-sided na love mo sila at nagla-love din sila sa'yo. Sa lahat ng pag-ibig na naranasan ko, ang dali. Wala akong feeling na mahirap. Like, I'm sure there are a lot of complications talaga. Of course, may mga problems, may mga issues, pero yung katapat lang niyan is communication. And if you cannot communicate or if you're having a hard time communicating with your partner, tanongin mo yung sarili mo kung bakit kaya. Bakit ayaw mong sabihin sa partner mo yung mga problema niyo? Ano yung fear niyo na i-judge kita? Kung yan yung the one for you, hindi siya she will not judge you or he will not judge you. Diba? Takot ka ba na may iwan ka if you tell them how you feel? If they will, then alam mo naman na hindi sila yung the one. Because the one will always try to understand you, even if it's not right. Oh, diba? Simple lang yung idea, diba? But you really have to put it into action. I think yun talaga yung, if you find the one, then be the one. Ito, guys. Kung ang daming mong expectations sa isang tao, ako, let's say yung type ko, diba? Yung gusto ko lang tall, cute, and nice. Yun lang naman. Pero alam ko, ang dami kong mag-bring to the table, diba? I worked on myself. Independent ako. Nagtatrabaho na ako. Marunong ako magluto. Marunong ako mag-gitara.
nagsistream ako, nag-ML ako, masayahin akong tao, positive ako. Gusto ko ng partner na same din, di ba? May ambition, confident siya, cute siya. Di ba? If you don't improve yourself, hindi naman para sa ibang tao, di ba? You improve yourself para sa sarili mo. But you cannot have high standards or expectations kung dito ka lang, di ba? I think it's always good sa isang partnership is na equal talaga kayo. Sometimes it's nice to have someone na mas magaling para mas ma-motivate ka, you know? Sometimes people can find their other half. Pero ayoko yung idea na kailangan natin hanapin yung other half natin, 'di ba? Dapat isang whole ka na tao at hanap ka ng isa pang whole para maging heart kayo. Oh, 'di ba? Kung half lang kayo, ano to? Wala. Because if you end up putting yung expectation na mahanap ka ng other half mo, I mean, that's not fair to the other person, di ba? Dapat hindi ka mag-change para sa isang tao. Dapat change ka na. Okay lang ba sa inyo pag hindi kayo magkatulad pero mahal niyo po talaga? Yeah! I mean, yung first boyfriend ko, same talaga kami. Like, same. Same kaming tao. Same gusto sa anime. Same gusto sa drawing. Same sa video games. Lahat. Same. And I really, really love them. Yung last boyfriend ko, meron kaming similarities pero mas maraming different. Sobrang extrovert siya. Ako, introvert. Siya gusto mo mag-party, going out, dami niyang friends. Ako, medyo quiet lang ako. Pero gusto ko siya kasi balance din siya. Like, you know, na-encourage ako to do certain things, go out of my comfort zone. Pero siya din, you know, mas naging chill siya. Mas naging parang understanding of me. So, I don't think it really matters kung same or different yung mga personalities. Pero dapat same yung mga expectations. Alam mo yun, when I first met yung last boyfriend ko, sinabi ko sa kanya agad, within the first week of talking to him, sabi ko sa kanya, ito yung expectation ko. Ito po yung type ko. Gusto ko na may respeto sa time ko. Gusto ko na, you know, open siya sa mga suggestions. You know, like, minsan yung iba, sobrang close-minded. Ayoko yun. Gusto ko yung, you know, medyo open-minded sa mga opinion, sa pagkain. Kasi yung iba, di ba, super choosy sa food. And I'm like, try mo lang muna! May disadvantages din kung puro similarities. I don't think so. Sometimes, you know, it's so nice to be with someone who's exactly like you. Kasi let's say, ako, super hardworking ako. Like, super sipag talaga ako. May ambition talaga ako. Gusto ko ng anime at manga. Gusto ko ng video games. If I can find someone na ganyan din, why not, diba? So, I think it's good to have different strengths para naman mas strengthen ka. But I don't think there's anything wrong with finding someone na super similar. I mean, guys, I'm not saying na ito yung sagot. Like, for me lang naman to. Ito lang yung opinion ko. Hindi naman to yung advice. Opinion ko lang. Kasi it's really different. Every relationship is different. So, yun lang naman, guys.